maraming good evening sa inyo mga spaghetik. At nagbabalik tayo, syempre, dito kay Pops Bike Shop mga spaghetik. So nandito tayo ngayon sa branch nila sa Di Masalang, corner Maceda Street, Santa Cruz, Manila. So kung nandito ka na sa Di Masalang, makikita mo yung Tiger, tsaka yung 7-Eleven doon sa kabila. Ayan, narangan tayo ng jeep. Ando yung 7-Eleven, katapat na katapat niya lang, si Pops Pro 1. Alright mga spaghetik, simulan na nga natin yung pagbisita nga natin dito kay Pops Bike Shop. Silipin natin kung ano yung mga available ngayon nilang bike mga spaghetik. So meron sila dito Aerowick Warrior 650, eto nasa 10,500 mga spaghetik. All goods na all goods to. Meron din sila dito Science mga spaghetik, nasa 9,500 lang to. Tama. Ayan, ang ganda oh. Mainam na mainam rider, meron din sila dito mga spikitik. Ayan, rider nila is dating 15,000, ngayon 11,000 na siya. Ayan, si rider is naka 3x and tourney yung ginamit sa kanya. So most likely yan mga naka 8 speed yan mga spikitik, 27.5 yan mga spikitik. Alright, so eto rin si Aerowick. Eto si Aerowick Warrior 650. Parehas lang din ng presyo nito, nasa 10,500 mga spikitik. Check naman natin yun nandito sa ibabaw mga spikitik. Si Xtreme mga spikitik, eto Xtreme MTB, naka SRAM SX pala to. Mainam, dating 43,000, naging 39,000, ngayon naging 34,000 na lang mga spikitik. Silipin natin yung pyesa niya mga spikitik na itong Aerowick na to mga spikitik. Eto naka-coal na mga spikitik, at ito ay naka-12 speed na. At naka-max low na hydraulic, kwando ang ginamit sa kanya. Ayan, kitang-kita, walang daya. 29er nga pala to. Ang size nito is medium. Ayan, kitang-kita. Si Xtreme, paganda rin ito. And mukhang bola ni Pro yung ginamit sa kanyang air suspension mga spikitik. Ganda rin ng colorway niya, tsaka smooth weld na rin siya mga spikitik. Naka-tapered pa. All goods na all goods. Same thing din mga spikitik, kung hinahanap mo si Warrior 650, meron na akong bike check nito mga spikitik. Check mo na lang dyan sa channel ko, meron na ako nyan. Eto si Twitter Gravel naman mga spikitik, 40,000. Paaganda na ito mga spikitik, tignan mo. Ganda mga spikitik, mainam. Hoy, carbon to mga spikitik. Pinitik ko ng onte, hindi naman ganun kabrutal. Pero ito, si Twitter Gravel niya is nasa 40,000. Dating 48, naging 43, naging 48, 40,000 na lang pala siya. So ito, may libre pang sticker tong iso. Ito, may mga kulay pa to eh. Ito, tsaka ito. Asa na ba yung isa? Ayun lang pala. Si Falcon naman, mga spikitik. Ito, meron din sila na ito. Meron na rin pala akong bicheck na ito, mga spikitik. You can consider checking it out na lang din, mga spikitik. Para malaman mo rin yung pyesa na ito. Meron na ako na ito, mga spikitik. Ito, malamang naunang in-upload ko. Itong si Kespor X Challenge. Ito, dating 35,000, mga spikitik. So ngayon, nagkausap kami ni Sir Jason kanina. So ngayon, presyo niya na lang para sa inyo mga spikitik is 31,500 na lang. All goods ba mga spikitik? So ito, si Xtreme 29, dating 30,000, ngayon 25,000 na lang. Naka 1x12 na to, S-Ride ang ginamit mga spikitik. Pro wheel yung crankset. And then, ang hydraulic niya ginamit sa kanya is zoom na rin. Ito yung gamit ko mga spikitik. Maganda to mga spikitik. All goods na all goods to si zoom. Para sa akin ha. Kasi well tested ko na rin siya. Matagal ko na siya nagagamit sa mga long rides natin. Si Saturn naman, ito mga spikitik. Saturn, coal naman ang ginamit sa kanyang group set. Coal, naka 1x11 na siya. Dating 38,000, naging 35, 28,000 na lang siya ngayon. All goods. Napakainam. By the way, 27.5 nga pala yan. Ito is naka Aerowick
na suspension. Air fork na yan, mga spikitik, all goods na all goods yan. Saturn ang hubs na ginamit nga pala sa kanya. So the price itself, mga spikitik, all goods na yan. Yan, 28K na yan. Nakalabitsi pa na ano, na stem. Tapos tapered na. Ayan, kitang kita, walang daya. All goods. So dito naman tayo, mga spikitik, kay Rider 27.5. 17,000 na lang to, naka 1x30 na to. Eto siya. Tapos naka Pops Pro 1 na rin siya na hubs, oh. Napakainam. Tapos naka Mach Zone na hydraulic brakes na. All goods na to sa price niya. Mainam na yan. 17,000, naka 13 speed ka na. And eto, meron pa pala dito. Sino ba to? Si Mach Zone, dating 31,500 na lang siya, naka 1x10 to. Anong ginamit sa kanya? Ang ginamit sa kanya is L2, mga spikitik, and then Sagmit ang ginamit sa kanya. Sagmit Edison 2.0 ang ginamit sa kanyang hydraulic brake. So ayan, kitang-kita ayan. Mainam, mga spikitik. Eto naman, sino to? Si Saturn, 23,500, 1x10. X-Park ang ginamit sa kanya na hydraulic brakes naman, mga spaghetti. Napakainam. Eto naman, sino ba to? Mountain Peak Everest. So, eto, dating 40,000, 34. Naka-SRAM na rin to, SX. 1x12. 26K na lang to, mga spaghetti. Nax, napakainam. X-Park ang ginamit sa kanya. Naka-coal. Naka-coal na siya. Ay, coal nga ba to? Teka, check natin. Oo nga, coal nga yung nakalagay. Anyway, disregard na lang muna natin to, mga spikitik. Basta coal ang nakalagay sa kanya dito. Alright. So, eto, mga spikitik, meron ditong isang carbon na bike. Tropics to, mga spikitik. Naka-rock shock record na rin. All goods. Tapos, SLX. M7-100 na rin to, mga spikitik. Tapos mukhang L2 to. Ay, Sagmit pala. 12 speed na Sagmit, mga spikitik. Tapos SLX yung kanyang crank. Magkano nga ulit to? 54,000 na lang to, mga spikitik. Napakainam na rin ito. 27.5 na maxi space ang ginamit sa kanyang tires. Pero kung ikaw naman ang gusto mo na medyo aggressive, palit ka ng gulong, mainam na tong bike na to para sa akin. Nako po, mainam talaga to. And by the way, meron din silang mga frames dito. Si Mountain Peak, ano to? Everest. Ayun, Mountain Peak Everest Pro, mga spikitik. Salamin pala yun. Ayan. Tapos Agile, meron din pala sila rito, mga spikitik. Tapos ito is si Ninja. Meron din Speed 1. Meron. At ito nga pala, mga spikitik, yung mga rim set nila dito. Meron sila ditong ano to? Duling na ako. Ah, Sagmit Evo 3. Tama ba? Oo, Sagmit Evo 3 nga, 29er. Tapos ang ginamit sa kanya, ayun, sword pala. Sorry, mahina ang mata natin. Etong isa naman is naka-speed 1 na hubs. Sagmit din ang ginamit sa kanya. This is 29er na rin, mga spikitik. At by the way, ito meron ditong isang rim set na naka-Pops Pro 1 na rims. Coal naman ang ginamit sa kanya na hubs. Ayan, oh. All goods na all goods to. Magkano to, Idol? Rim set. Yung mga rim set yun, nag-range siya, ano? 4,700 to 8,000. So depende pa rin sa hubs na nakakabit, no? So ito, napakaganda na ito. Ito yung ginagamit nilang rim. So pakita ko sa inyo kung gaano katibay. Merong, oh, yung ingay mo. So ito, mga spikitik, yung binasag talaga nila. Tinesting nila kung gaano katibay ito. So ito ang resulta. Ilang beses na talagang pinagbabato yan, ginamit sa trail, lahat, lahat na talaga. Parang pinilit na lang wasakin yan. Ang hirap talaga sirain yan, mga spikitik. So, para sa akin, Pops Pro 1 approved.
Also, pagdating sa hubs niya, mga spaghetti, meron din pala sila ditong available na mga hubs. Ito is, ano ba to? Si Sword, meron din sila dito. Ito si Saturn, Saturn Calypso. Ito si Saturn Calypso rin. XM490 naman, Evo 3 meron din. All goods. Magkano to si Evo 3, Idol? Microspline ba? Oo. Microspline. Magkano siya? Dami kasi talaga ditong laman, mga spikitik. Makikita nyo ito. Tapos meron pa sila ditong mga frame. Ayan, ang dami. Saturn. Magkano? 3.5. Ayun, no? 3.5 si Mike, si Microspline, mga spikitik. Ito siya. Huh! Mga madulas. Mainam, mga spikitik. Napakasimple ng tunog. Tunog, hindi ko masabi, tunog BDO, mga spikitik. Ayun. Shit, ito na. Binuksan na ni Kuya. Ito siya, mga spikitik ko. 6 pulse na siya. Shield bearing. And then, ang ganda ng engagement na ito, mga spikitik ko. Napakainam. Balik natin. Ganda. So, eto, si Saturn muna frame, Idol. Ayan. Ayan ang magandang tanong. Si Dion. 27.5. Eto, itong pula. Si Dion. Celine Dion. Ang ganda na itong itim na to, ah. Itim ba yan? Parang hindi siya itim. Saturn Titan, magkano yan? Tapered na to. 5.5, napakamura na rin para sa akin na ito. Anong size na ito? 27.5. Napakaganda, mga spikitik. Tapos, mga spikitik, kung ikaw naman mag-upgrade ka lang mga rotors mo, meron na sila dito mga available. Submit, ito. Napaka-inam na rin. And, bala na mga clits nyo, meron na rin. Genova na, ano ba ito, para sa rotors yun, di ba? Yun, may bolts na rin sila para sa rotors. Iba-iba kulay niya, no, Idol? O, puro itim lang. Ayun, para sa akin, mas simple yung itim. Masyado ng colorful ang bike mo pag naglagay ka na ng ibang kulay. Lalong-lalo na, ito, tong si brand ng Genova. Lahat ng bolts niya, ang daming kulay niyan. Ewan ko, parang ganito yung mga kulay niya. Ganyan na mga kulay ng mga bolts niya, mga spikitik. Kung kilala mo si Genova, ultimo yung mga kadena niya. Meron pa siya mga oil slick. Eto, meron sila ditong RP3 na cleat shoes. Magkano to si RP3, Idol? So, yun, si RP3 is nasa 3.8 siya, mga spikitik. Ang ganda niya. Eto siya, mga spikitik ko. Well, kung ikaw talaga medyo gusto mo ng aggressive riding, ayaw mo na sa urban riding, eto, mga spikitik, para talagang maganda yung power transfer mo sa pedals mo, mas maganda na mag-clits ka. Kung gusto mong kumarera o ano man, eto, para sa ito, mga spikitik. RP3, ganda niyan. Tapos, mga spikitik, meron din sila dito mga Ardent. 29er, 2.25, meron sila. Icon, 27.5, 2.20. Rambler, eto, mga spikitik, para sa mga nag-gravel or ano man. Bagay na bagay sa inyo to. 700x40c na Rambler. Ardent, 2.25, meron din sila. And, Exo na rin pala to, tubeless ready na. At meron din silang Wanda. Eto, kung matagal na kayo nagbabike, mga spikitik, yung iba talaga, mas preferred nilang gumamit ng mga gantong klaseng tires. Dahil sa structure ng mga knobs niya, mainam na mainam yan. Cross King, meron din sila dito na Continental. Ano pa ba meron dito? CST Patrol. Hoy, meron pa pala naglalabas ng CST Patrol, ha? Rambler, ayan. All goods na all goods naman. Tapos dito, meron din sila dito, mga spikitik, yung mga suspension forks nila. Alam ba, kinakain ko na dila ako, mga spikitik. So, yun, mga spikitik, mas maganda, bumusita kayo dito kay Pops Bike Shop. Dito lang yan sa Di Masala, mga spikitik.
And para sa akin, meron din nga pala silang Shopee. Kung gusto nyo umorder ng mga items nila, lalong-lalo na sa mga pops na item nila. Ang alam ko, meron din silang merch tulad ng mga jersey, mga t-shirt nila na pops. Orderin nyo na yan. Alam ko, available na yan sa kanila, sa Shopee. Alright, so, ayun, nga pala, may binigay sa atin si Boss Jason kanina. Eto, may ipaparapol tayo. Rims, tsaka, ang tawag dito, spokes. So, abangan nyo kung paano natin iraraffle to. So, maraming salamat nga din pala kay Boss Jason sa pag-provide ng pang-paraffle natin. So, ayun mga Spikitik, maraming salamat sa inyo. This is your Spikitik the Explorer. By the way, meron din palang channel si Boss Jason. Subscribe nyo na rin siya, mga Spikitik. So, ayun, maraming salamat. Don't forget to like, comment, subscribe. Ciao!